Hello mga katropa, kumusta na kayo? Salamat sa panonood ng bago natin vlog. So yung vlog natin mga katropa is panibagong extension tutorial na naman tayo mga katropa. So ito yung requesto ng isa nating katropa na mag tutorial pa daw ako na more on pivot table mga katropa. So ito yung request niya mga katropa. So kayo din mga katropa, may suggestion kayo or may gusto kayo na matutunan, pwede nyo i-comment sa baba mga katropa, sa comment section, para magawa natin ng video tutorial mga katropa. Okay? So, bago ako magsimula, huwag mo kalimutang hit yung like button. Share mo tong video na to para hindi lang ikaw matututo today, para marami pa tayong taong matulungan kagaya mo. Okay? And lastly, don't forget to hit the subscribe button and notification bell. Bell all para updated ka sa mga latest vlogs ko, para ma-notify ka sa mga bago kong uploads. Okay mga tropa, into na tayo. Talo na tayo agad sa tutorial natin. So mga tropa, ito yung data natin. Naka-table na to mga tropa, okay? So, pinangalanan na din natin yung table natin ito. Pinangalanan ko na ng sales para mas madali yung gagawa natin ng pivot table. So, una natin gagawin, syempre, dahil pivot table to, insert tayo ng pivot table. So, insert pivot table from table range. So, ito na siya mga tropa. Yan yung pangalan ng table natin. So, nakita nyo naman dito. Yan. Naka-highlight na siya. Okay? So, sa new workbook natin siya ilagay. Then, okay. So, ito siya mga katropa. So, ang gawin natin dito is kunin natin na data is yung employee natin. Tapos, ilagay natin siya sa row. So, kunin natin is ano kadami yung nabenta ng ating employee. Product nandito sa column. Dito natin ilagay sa values. So, ngayon mga katropa, ayusin natin muna yung data natin. Right click for number format. Then, lagyan natin ang separator, tapos tanggalin natin yung decimal, then okay. Yan, para maganda tignan. Okay? So, ito na yung data natin. Ngayon, mga katropa, yung gagawin natin is dynamic pivot table charts. So, gagawa tayo ng charts dito. So, pwede kayong mag-insert dito sa insert ng charts or pwedeng dito sa pivot table analyze. Dito, yan, pivot chart. Okay? So, unahin muna natin. Papakita ko sa inyo, diba? Pareho yan. Same lang yan, mga tropa. Kung sa insert or sa pivot table analyze ka nagpindot, pareho lang yon. So, papakita ko sa inyo. So, dito muna tayo kay insert. Then, ito yung mga charts natin. Okay? So, ito lang muna yung piliin natin. Ito. Clustered column. So, ayan siya mga tropa. Ito na yung ating data. Papalitin ko lang muna para makita nyo. Ito na yung charts natin. Okay? So, kunyari itong data natin, gusto natin siyang i-filter according to sa place. So, pag-filter natin siya, kunyari, select multiple item tayo. Nasa Cavite City lang siya. Okay. So, ano yung nakikita nyo mga tropa? Pag bawat filter natin, nagbabago din si dynamic, si charts natin. Okay? So, ayan mga tropa. Pero, may mas maganda pang gawin kung na-aside dito sa filter. So, tanggalin natin to. Ano yung isa pang mas magandang gawin aside doon sa filter is gamit kayo ng slicer. Okay? So, paano yung slicer? Meron na akong tutorial ng slicer, mga tropa. Lalagay ko na lang sa description sa baba. Okay? Then, pivot table analyze, insert slicer. So, ayan, mga tropa. Ito yung slicer. Yeah, ito yung insert slicer na dropbox yan. Dropbox na ano, choices. So, ang gagawin natin kanina, di ba, is yung place. So, ayan. Ano, okay. So, ito na yung slicer natin. So, bawat pindot natin siya, ayan, nakikita nyo, gumagalaw yung chart, gumagalaw din to. Okay? Ayan. So, kunyari ito at ito is i-cut natin, nilipat natin sa ibang sheet.
Okay. Ayusin natin dito. Yan. Magbabago pa rin siya kasi nagagalaw mo pa rin siya kasi ito pa rin yung data niya, mga tropa. Okay? So, yan. Pwede yan, mga tropa. Kahit ilipat nyo siya sa ibang sheet, makikita nyo pa rin yung movement niya. Makikita nyo pa rin yung data nyo. Okay? So, ito yung beginning kung gusto mong gumawa ng dashboard. Dito kayo pwede magsimula. Okay? So, ayan siya, mga tropa. Mapifilter mo siya. Ngayon, gamit tayo, gawa pa tayo isa pang pivot table. Ang gawin naman natin is by product, yung data natin. So, insert, pivot table. So, yung pangalan ng data natin, yung sales, yung table natin, yung sales. Tapos, existing worksheet. So, ito na siya. Na-click na siya dito. Palitan natin. Dito natin ilagay. Sorry. Dito natin ilagay. Yan. Then, okay. So, ayan yung pivot table number 2 natin. Okay. Tapos, mga tropa, ang ilalagay natin dito is product. Then, yung quantity. Ayan. So, ito yung, kasi ito, sales ng bawat employee. And ito is sales ng bawat, quantity ng bawat product. Okay. Tapos, mga tropa, gawa din tayo dito ng chart. So, kanina dito tayo nagpunta sa insert. Ngayon, punta tayo dito kay pivot table analyze. Then, pindutin natin yung pivot chart. So, yan. Clustered column lang din yung gawin natin. Then, okay. So, ito siya. So, sikat natin mga tropa. Paste natin dito sa isa nating chart. Yan. So, ayusin ko lang para makita nyo ng buo. So, ayan siya, mga tropa. So, ngayon, mga tropa, ito na yung ano natin. Dalawang chart. Tapos, pag ginagalaw natin tong slicer natin, nakikita nyo, ito lang yung nagre-response. Ito, hindi. So, paano natin yan magagawa na pag pinindot natin to, magre-response din to, is right-click nyo tong slicer, then report connection. Tapos, ito, kasi naka-check lang siya sa pivot table number 1, i-check nyo din tong pivot table number 2. Then, click nyo yung okay. So, ayan, nakita nyo, nag-response na siya agad. So, Cavite City, so, ayan yung sales ng employee natin sa bawat product na to. Then, sa Emus, ayan siya. So, nagre-response na siya base sa ano yung ginagawa natin dito. So, ngayon, mga tropa, dynamic na yung pivot chart nyo, mga tropa. So, ngayon, mga tropa, hindi lang slicer yung pwede nyo gawin. Pwede din kayo mag-insert ng timeline. So, paano mag-insert ng timeline? Okay, kahit saan dyan, mga tropa. So, insert. Pwedeng insert. Pwede din dito, mga tropa. Okay? Pareho lang yan. So, insert timeline. So, may kita nyo dyan, mga tropa. Hindi tayo inaalaw mag-create ng timeline kasi wala sa data natin na may format na date. Okay? So, tigpunta tayo dito. So, nakita nyo dito, mga tropa. Month lang kasi siya. Hindi siya naka-format as date. So, kailangan natin itong baguhin na mare-recognize na Excel na date siya. Although, date naman talaga siya, kaso month siya eh. So, gusto ni Excel is yung literal na date na format. So, gawin natin. So, i-refresh all natin. Then, ayan, refresh all. Tingnan na natin. Insert timeline. So, ayan, nakita niya mga tropa. Ulitin ko ah. Yung data natin, binago ko yung format. So, pwede na tayo mag-create ng timeline. Insert timeline. So, nakita niyo yan, date. Then, click niya okay. Then, ayan siya mga tropa. So, may kita niyo dito is, wait lang ah. Ditan ko tong slicer ko. So, ito yung timeline. So, from January to December yan mga tropa. Buong 2022. Okay? So, yan yung August to yung September. So, yan mga tropa.
So nakita nyo, ito hindi gumagalaw mga katropa kasi hindi pa naka-connect itong dalawa dito. Kaya ito pa lang ang naka-connect. So, right click ulit natin, report connection, then i-click natin itong ulit ng pivot table 2, then click OK. So, ayan siya mga tropa. So, ito yung August, ito yung September. So, ayan siya mga katropa. Yung July is, wala siyang July na sales sa Emus, ay sa Dasma. Yan, pero mayroon siyang sales sa Emus. Sa Cavite City, yan meron. Okay? So, ganyan mga katropa yung gagawin nyo nun para maging dynamic. Gamit kayo ng timeline or ng slicer. Okay? Sa inyong pivot table. So, ito mga katropa, pwede itong beginning ng paggawa ng dashboard. Meron na din akong tutorial ng dashboard. Lalagay ko na lang sa description sa baba. Okay? So, sana may natutunan ka mga katropa. At kung may natutunan ka, huwag mo nang kalimutan hit yung like button, share this video para hindi lang ikaw matuto today. And don't forget to hit the subscribe button mga katropa. Sama mo na pati notification bell. Bell all para updated ka sa mga latest vlogs ko. So, see you in my next vlog. Always stay positive. Always enjoy life because life is short. Bye!